Pilar Pilapil ay isa sa mga sikat na aktres sa ating bansa mula sa taong 1968 hanggang sa kasalukuyan. Nanalo siya noon ng titulong Binibining Pilipinas Universe sa Beauty Queen Pageant noong 1967. Sa parehong taon ay nai-representa niya ang ating bansa sa Miss Universe. Mula naman dekada 70, 80 at 90 ay lubos na nakilala ng publiko ang buhay ni Pilar dahil sa kanyang pagbida sa mga sumikat na mga palabas, gaya ng Kailan ba tama ang mali noong 1985, Tinik sa dibdib, at Napakasakit Kuya Eddie, na kung saan ay nagawaran siya ng FAMAS at MMFF Award noong 1985 at 1988. Sa taong 2004 ay pinasok ni Pilar ang mundo ng politika at ito ay tumakbo bilang senador, ngunit natalo ito. Taong 2006 naman ay ginawa niya ang autobiography, ang The Woman Without Face, na kung saan ay ibinahagi niya ang kanyang buhay sa industriya at maging ang kanyang pribadong buhay. 2012 ay muling lumabas si Pilar sa teleserye ng Kapamilya Network na Ina, Kapatid, Anak, at sa palabas na Pangako Sa'yo noong 2015, na kung saan ginampanan niya ang papel ni Doña Venera Buenavista. Ngayon ay kabilang si Pilar sa palabas ng Kapuso Network na First Yaya kasama si Sanya Lopez. Nagkaroon ng sanganak na babae si Pilar sa dating Vice President ng ating bansa na si Salvador Laurel. Ito ay si Pia Pilapil. Si Pia ay isa ring aktres gaya ng kanyang ina. Lumabas siya sa mga pelikulang Urban Rangers noong 1995, Itataya Ko Ang Buhay Ko noong 1996, at Mulawin noong 2004. Si Pia ay ikinasal noong 1993 kay Jerry Gonzalo. Nagkaroon ng tatlong anak si Pia at Jerry, kasama si Sofia na hinahangaan din dahil sa kanyang kagandahan. Tutosanto ay napabalitang nagkahiwalay sina Pia at Jerry at mayroong namumuong pag-iibigan sina Pia at ang sikat na aktor na si Wendell Ramos. Taong 1986 naman ay nagpakasal si Pilar sa isang Spanish journalist na si Michael Ponte. Ngunit, nagkahiwalay din sila matapos ang isang taon. Taong 2002 naman ay muling nagpakasal si Pilar sa isang pastor na si Bernie Piñas. Itinatag naman ni Pilar ang Pilar Pilapil Foundation na layong tulungan ang mga inaabusong mga asawa at kababaihan.